Napakarami pong nagtatanong nito. Kaya minabuti kong gumawa ng hiwalay na content ukol sa materyales sa ginagamit namin ukol sa pag-install ng kisame gamit ang metal paring. So ano nga ba yung mga materyales na ginagamit sa paggawa ng kisame gamit ang metal paring? So narito yung mga materyales na kailangan natin kung halimbawa magpapakisame tayo at metal paring yung gagamitin natin. So, bale, ito na yung mga materials na kailangan natin kung halimbawa tayong magpapakisame. Bale, ito po yung metal paring. Bale, ang haba po nito ay 5 meters. At itong lapad niya ay 2 inches. At itong kapal naman niya ay 2 centimeter. Ganito po yung klase ng metal paring. Ang price po nito ay nasa 100 plus to 170, depende po sa kapal na gusto nyo. Ito pong pinakuha namin dito ay 160 ang presyo nito. Ang kapal po nito ay 0.5, napaka kapal po. Ito. Mayroon din 0.3 na mga ganito. Pero kung kagaya ng sinasabi ng iba na kung magpapakisame, huwag nang tipirin para matibay. Kaya 0.5 itong pinakuha namin na metal paring. Ganito naman po yung klase ng carrying channel. Ito po. Kailangan din po ito pag magpapakisame. Ganito po yung klase ng carrying channel. Bale, flat lang siya. Ang lapad po nito ay 1.5 inches. Ito po. At ang kapal niya ay 1 centimeter. Yung haba niya ay nasa 5 meters din po ang haba nito. Sunod, itong wall angle. Ganito naman po yung klase ng wall angle. Ang kapal pala ng carrying channel ay 0.8 po. Makapal po ito. Itong carrying channel. Itong wall angle naman, ganito siya. Oh. Ang lapad po nito ay 1x1 inches. At ang haba nito ay 3 meters. 3 meters lamang po yung haba ng nating wall angle. Yung kapal po niya, nito ay 3.3. Ito. Yung wall angle natin. Sunod natin itong carrying clip o E-clip o W-clip. Depende po sa tawag nyo. Ganito siya. Oh. Bale, ang kapal po nito ay 0.8. Napaka-tibay po nito. 0.8 po ang ginagamit namin. Ang presyo po ng isa nito ay per piece po kasi nabibili ito ay 6 pesos po ang isa. Itong W-clip. Itong ito naman itong carrying channel, ang presyo po nito ay halos kaparehas lang siya ng price ng metal paring. At itong ito naman wall angle ay ang presyo nito ay nasa 50 pataas po. Depende po sa kapal pa rin ng kukunin nyo. Sunod natin itong mga blind rivets natin. Ito. Blind rivet. Bale, sa amin pa lang po ito. Ang ginagamit ko pong blind rivet ay 5.32x1/2. Saka 5.32x3/4. So, bakit dalawang klase ng blind rivet ang ginagamit ko? Itong mas mahaba, yung 5.32x3/4. Ginagamit ko ito pag mag-install na kami ng cement board. Saka yung mga my design. So, bakit mas mahaba? Para mas i-bevent ko nito, inihila po kasi ito ng riveter, itong pinakamaliit niya, para mas nag-bevent yung para mas nag-hook itong blind rivet sa ibabaw niya pag prenes na. Itong mas maiksi naman, itong 5.32x1/2 ay sa
metal faring lamang namin ginagamit. Sa framing lamang po namin ginagamit ito. At ito rin po yung gamit naming drill bit. Itong isa ay para sa concrete. 532 din po ito. Itong concrete na ito, pang concrete. At pang semento, itong isa. At itong isa naman ay para sa metal. Drill bit for metal at drill bit for concrete. Ito po. At ginagamit namin na pangpako doon sa gilid sa pader ay concrete nail po. Di po kami gumagamit ng straw, concrete nail po ang gagamitin namin para mas matibay. Ito po siya. Duuno po na concrete nail. Okay, so yun muna ang mga materials sa paggawa. Of course, pero tingnan natin, makalimutan pala. Itong cement board o hardeplex, depende po sa klase kung ano yung papakabit nyo. Ganito po yung gagamitin po namin dito sa project namin ay hardeplex po. Ang price po nito ay nasa in between 380 to 400. Depende po kung anong klase ng anong brand ng cement board na gagamitin nyo. Ang gagamitin namin dito, hardeplex. Ito po. Nasa 380 to 400. Nandun po yung presyo niya. Ang presyo ng hardeplex. Depende po kung nasa ang area po kayo. Okay. Yan muna ang update natin. Ukol sa mga materials sa paggawa ng kisame.